Sabi nila, sa laro daw ng pag-ibig, hindi na bago ang masaktan. Kaya yung mga nasasaktan, madalas, nahihirapan. For this video, I'm gonna give you 7 reasons kung bakit hirap na magmahal ang taong nasaktan na. Number 1, pagod na siyang magsimula ulit. Yung kikilala na naman ng panibagong tao, magkikwento na naman tungkol sa sarili niya at sa past niya. Nakakapagod kaya yon, tapos hindi pa siya sigurado kung yung bagong kinikilala niya magiging seryoso din sa kanya. Number 2, takot na siyang mag-expect, takot na siyang umasa, takot na siyang ma-attach na naman. Pakiramdam niya, yung bagong darating, iiwanan lang ulit siya. Kung may nagpapasaya man sa kanya ngayon, hindi niya alam kung hanggang kailan nandyan. Number 3, madami na siyang hinahanap. May mga gusto siya sa dati niya na hinahanap niya sa iba. May mga natutunan na siya na ayaw na niyang maulit-ulit. Ang gusto niya, yung bago niya, maging better version ng past niya. Number 4, pakiramdam niya, masasayang lang ulit. Lahat ng effort, feeling niya, mapupunta lang ulit sa wala. Kasi nga, yung dati, kahit ginawa naman niya lahat, nauwi lang din naman sa wala. Number 5, hirap na siyang magtiwala. Pakiramdam niya, lolokohin lang ulit siya. Hindi na niya alam kung sino yung dapat paniwalaan at pagkatiwalaan pa. Kasi feeling niya, kapag nagtiwala ulit siya, sisirain ng ulit yung trust na binigay niya. Number 6, umaasa pa rin siyang maibalik lahat ng nasayang sa kanila ng ex niya. Hoping pa rin siya na baka may second chance silang dalawa. Hirap siyang magmahal ng iba kasi nga, hindi pa rin niya tanggap yung mga salitang wala na sila. At number 7, gusto niya yung next one niya, last one na. Ayaw na niyang masaktan, ayaw na niyang maiwanan, ayaw na niyang pumasok sa relasyon na wala namang kasiguraduhan. Kaya mas gugustuhin na lang niyang mag-isa kaysa mapunta sa taong hindi naman para sa kanya. Pero huwag kang matakot magmahal dahil lang nasaktan ka. Sabi nga nila, mas mabuti na yung nagmahal ka kahit nasaktan ka kaysa yung hindi ka nagmahal talaga.